Up next, we have MJ De Leon of glitz.ph. Hello, good afternoon, Jean. Good afternoon, girls. Sige, the first question, I'll divide it na lang. Maybe for Ayanna, for sige, kaya five na lang. Question, kasi usually when, you know, may mga love scenes, may mga sex scenes, ang palaging nasa isip ng mga manunood is, you know, what's happening while they're shooting it and things like that. You know, curious questions. So, anong ma-share niyong pwedeng pinaka-funny or pinaka nakakagulat na or pinaka kinakabahan kayo na experience so far sa mga nagawa niyong insensitive scenes? Yana? Wait lang. Pinaka funny or nakakagulat. Meron kasing isang beses na parang sabihin ko ba, sinabi ko yung limitations ko and then parang biglang na ano niya, yung boundaries. So, nagulat ako noon sa scene. Pero, okay naman. Mas kinakabahan talaga ako sa reactions ng mga kamag-anak ko doon sa mga eksena. Okay, hindi ko natatanungin yung name. Sino pwedeng next? AJ? Hello. Siguro, kukwento ko na lang yung unang experience ko na nag-sexy. Sa Pornstar, umiyak ako after nung eksena na wala naman kaming eksena doon na may kasamang lalaki. Pero may eksena doon na parang magmamoan kami ng malakas. Dahil tinuturuan ako ng mga sexy stars, sila Ate Ara na magmoan. So, pinagmamoan nila ako doon. Tapos, hindi ko siya magawa. Naiyak na lang ako. Umiyak na lang ako. And sa death of a girlfriend, after nung love sinam ni Jeg, baby pa kasi ako noon eh. Tapos after nung love scene namin ni Jeko, umiyak ako ng iyak. Tapos hinag ako ni Direct Yam saka ni na Jeko, kinomfort naman nila ako. Siguro kasi hindi pa ako masyadong ready that time. Binibuild up ko pa ng sarili ko sa mga ganong eksena. So yun lang, naiyak lang ako nung mga panahon na yun. Pero ngayon go na. Kayang kaya. Ngayon stronger na si AJ. Who can go next? Dala? Akong madami sigurong funny experience. Mag-share akong dalawa, sige. Yung first was doing a love scene with a girl. Tapos sa ano siya, by the beach. Tapos, and night scene na yun eh. And nag-seasores yung position. Tapos sabi ni Direk, ungol kayo, ungol. Tapos umungol kami ng umungol. And then, bigla na lang kami natawa pareho. Tapos hindi nagka-cut si Direk. Ay, bigla kami nag-stop mag-laugh kasi hindi nagka-cut. So, tuloy ulit. So, back to serious mode. Yung ganun. Back to character. Para sa akin ang funny nun. And then, pangalawa, dito sa Iskandalo, a funny experience ko, parang kissing scene kay Sean. Tapos, nag-cut na si Direk and then humahalik pa siya. Yung ginawa ko, kinagat ko yung lobby niya. Nung sabi niya, Direk, kinagat niya yung lobby ko. So, kung Direk nagka-cut na, nagkikiss pa siya, sabi kong ganon. So, funny lang. Bakit kaya? Anyway, sige. Thank you for... Hindi mo narinig na cut. Siguro. Thanks for sharing, Angela. Si Jamilla. Yung ano lang... First, ano ko, movie na ginawa na sexy. Ayun din. So, while doing the shoot, I mean the scene, ano, umiyak ako bigla kasi parang, kasi girl to girl. So, parang naloka ako. So, parang na ano ko, na-shock ako. So, ayun. Eh, kinausap naman ako ni Direk Lau din. Ayun na, okay na. So, na-support naman ako dun sa pagiging drama queen ko. So, ayun. Nagawa ko naman siya ng maayos. Yes. Ayun. The ex-deal one yan. That's the ex-deal one. So, matagal na yun. Way back, ano ba yun? 10 years ago pa yun. So. 10 years ago na ba yun? Parang hindi ka naman nag-change. Ay, thank you. Yeah, because I've seen that. Okay, si Cindy. Thanks, Jamilla. Si Cindy.
Okay, may last na may ginawa akong, kunwaring kissing scene. Yung Reroute ko with Kuya Sid Lucero. Ah, nakakatawa kasi wala talaga akong alam sa nangyari. We had this, parang kissing scene sa car kasi mag-asawa kami sa Reroute. And then, wala talaga instruction si Derek na, you know, maghubad. Kadamit talaga kami. And then, you know what he did? Kailangan niya lumabas sa car kasi may nagpaputok eh. Lumabas siya sa car na nakahubad. Why? Kasi hindi daw niya mahanap yung shorts niya. So, wala akong paalam. Everyone was so shocked na, oh my God, bakit siya nakahubad? Imagine that. Siyempre, yung mga DOP, lalaki yan lahat, di ba? And then, bigla siya nag-surprise, bumaba siya sa car ng as in hubad-hubad. And I didn't know that. As in, hindi ko rin nakita. Tapos tawaran sila ng tawan. That's funny, di ba? Kasi hindi mo na expect na someone will do that. And, you know, walang isip-isip ginawa niya. No? It's that, you know, very, you know, professional actor na wala siyang keme. And that's so funny. And that's so a happy moment, actually, for everyone. So, hindi siya bastos to us. Tuwang-tuwa lang kami sa kanya kasi sobrang ano niya yung work niya talaga. Na he's gonna do everything. Ayaw niyang, alam mo yun, may ma-delay. Alam mo yun, ayaw niyang makat yung eksena. Ayaw niya akong pahirapan. Of course, we were in that kind of scene. So, lumabas na lang siya kasi hindi niya mahanap yung shorts niya. Okay, lalabas na lang ako na nakaw. That was so funny. Sobrang devoted si ano. Thanks, Cindy. Thanks, everyone. Yung second question ka lang, I'll ask this to Cindy alone, if that's okay. Di ba, social media and the digital world kasi is making it difficult for us to hide things na dapat hindi siya nakalabas out there, you know? What would be your, or how what will you tell someone or a loved one or probably a friend na nagka-scandal? What will you tell him or her? Ang sad, no? Ang dami kong kaibigan talaga na nagkaroon ng scandal, naging biktima. Yung sa totoo talaga, wala na talaga tayong magagawa. You know, I told a friend na she just need to accept what happened and learn from it. I think it's, you know, it's so very hard, you know, to advise someone. Hindi ko yan napagdaanan, but I know how it feels bilang kaibigan. And sana alam mo next time, lahat ng taong makakasama mo, yung talagang tinatrust mo. And you know, na kung ano man ang gawin nyo, hindi ilalabas, you know, public. Unless you want it, right? So, yung sa mga, alam mo yun, kailangan natin ingatan yung sarili natin. Hindi natin pwede ipaubaya sa iba. And just trust them na hindi, mabait yan sa akin. No, hindi niya yun ilalabas. Hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari bukas. So, sana hanggat kaya natin talaga, pangalagaan natin yung sarili natin. Kasi once it happens, you know, mailabas yung social media, you cannot delete that. They can download that. They can save that. And that's there forever. And that's in you. That's you. Makikita ka nila ng ganun ka forever. And I hope hindi yun mangyari. Hindi na yun mangyari ulit. Sa mga, you know, naging biktima at sa atin, of course. Hindi lang sa mga babae. Siyempre sa mga lalaki kasi hindi lang naman babae ang biktima palagi, pati yung mga lalaki. Ang hirap, no? Ang hirap iwasan. Lalo na kapag for fun lang naman, you know, minsan lasing ka, hindi mo alam yung ginagawa mo. Pero I hope lahat ng makasama mo, pinagkakatiwalaan mo, na hindi ka sisirain. So, yun po. Yun. Thank you, Cindy. And thank you, girls. Congratulations. Thanks, Jean. Thank you very much. MJ De Leon of glitz.ph. Okay, quick. Pause lang tayo, guys. Quick pause lang. Before we continue with our question and answer, here are our exciting and much-awaited VIVAMAX releases for this week. Huwag na magpahulit, panoorin na ang VIVAMAX original films na Greed, Island of Desire, at ang fourth episode ng VIVAMAX original youth series na The Seniors on VIVAMAX Worldwide, at marami pa yung iba. Okay, so going back, please do stand by for our next batch. Eugene Assis, People's Journal, Gene News PH, Noni Nikash of Hataw and Showbiz Republic, Albert Bryan of Chicanas Avenue, James Miguel of Showbiz Ganap, and Archie Liao of Abante. Our next question will be coming from Eugene Aziz of People's Journal and Gene News PH. Hello? Good evening po. Hi, good afternoon. Okay. Para sa mga girls, wala namang boys eh, no? Anyway,
yung kanina yung parang sinasabi nila na yung dati parang nahihirapan silang ano yung gumawa ng mga sexy scenes pero ngayon sanay na. Pero ano yung may mga pamilya ba kayo o kaibigan pa rin na may mga violent reactions or near violent reactions to sa mga ginagawa niyo? Maybe we could start with ano with Cindy again. Ah, yes po. Naikwento ko na po yan na may mga nagawa po akong love scenes before and yung mga kissing scenes. Hindi talaga mapanood po ng pamilya ko. Wala naman silang violent reaction. It's just that they're not happy, you know, seeing me like that. Wala silang sinabing masama naman yung ginagawa ko. It's just that siguro they're very conservative. And very conservative po yung family. And of course, my friends. Kasi syempre, napaka-conservative ko po din in real life. So medyo nag-shock lang sila. But you know, hindi naman nila sinabi na, oh, pangit naman tingnan. You know, that's a good thing about it. Wala naman nagsabi na, wala ka namang kimang ganyan. Mm-hmm. But sabi ko nga, I chose to do that. Ginawa ko lang yun ng, you know, ng buo. So, I know naiintindihan nila. They're not mad. They still support me sa lahat ng ginagawa ko. And, yeah, they're hoping na, yun nga, makita ko ng, hindi, iba naman yung ginagawa ko. And that's what I do. Sana maiba naman, alam mo yan, yung hindi na nila kailangan ipost because they can see me like that. And I hope, you know, this scandal, they will watch it fully. Yun talaga yung, sabi ko nga sa family ko, I hope you watch my series on Sunday. I know they will. They will like it. So, okay. Yeah. Wala nang reservations. Okay. Yes, yes. Okay. Okay. Si ano naman. Thank you, Cindy. Si Jamilla. Yes, thank you po sa question. Yung mga isa family ko naman po kasi basta kung saan ako masaya, so sinisuportahan naman po nila ako. So, especially if it's, ano naman, trabaho siya, ganyan. So, and may tiwala rin naman sila sa akin. So, sa mga friends naman, syempre, di ba, minsan, kung nakikita na na sexy, ganyan, naasarin ka, ganyan. So, parang, pero normal na asaran lang ng mga barkada, alam mo yon, ng mga, ganun naman yun eh, diba? Normal naman yun. So parang, panoorin nyo, makikita nyo yung boobs ko dyan. Yung mga ganun lang na mga charot-charot lang. So, ganun lang. Ganun lang mga narinig ko. Ganun lang yung feedback nila. Yan lang. Okay. Salamat, Jamilla. Okay, si, ano naman, Ayanna? Ako din po, hindi pinapanood ng mga relatives ko yung movies ko dahil hindi nila kaya. Kahit trailer pa lang, hindi na nila mapanood eh. Pero wala naman po silang violent reactions tungkol doon. Supportado pa rin naman. And sa mga friends naman, ganun din, wala din silang violent reactions kasi konti lang din yung kaibigan ko eh, na ano kasi ko, introvert. So, wala akong masyadong friends. Ayan. Okay. Hindi ka naman na, no? Loner or something? Ang cute. Hindi naman. Okay. Thank you, Ayanna. Si Angela. Hello po. Ako naman, very supportive ng family ko. Yun nga lang yung mom ko, hindi niya pinapanood yung mga movies namin. Alam ko, hindi, masaya naman siya. Todo share, todo promote din siya sa social media. Pero sabi niya, hindi niya panonoorin yung mga movies namin. Okay. Sa mga kaibigan naman, konti lang yung friends ko. Konti lang din naman yung mga pinagkakatiwalaan ko. Ginagawa namin, nag-watch party kami. Yan, movie marathon kami together. Ang funny nga, kasi may isang classmate ako na very, very close friend ko. Pag daw nakita niya ako sa personal, unang sasabihin daw niya sa akin, Angela, nakita ko na yung boobs mo. Sabi niya, okay. Oh, so funny. So, very supportive yung mga friends ko. So, hindi nagbago yung tingin nila at sobrang lawak nung understanding nila.
lalo na trabaho ito. Thank you. Okay. Si, hindi ba kayo nagko-compare notes ni Steph? Po? Hindi kayo nagko-compare notes? Compare? Di ba, oh, yung parang compare yung notes about what you are doing, yung ganyan. Hindi naman po. Actually, pinagkakwentuhan namin lagi yung role namin, yung character. Sabi ko, paano to? Kasi may mga bagay na hindi ko alam. Tapos alam niya, ay nagtutulungan kami. And then, nagsusuportahan din. Pag-promote, pag-share, yung mga ganun. Okay. Of course, si AJ. Thank you. Nung una, parang against na against si Jeric, pero ngayon parang okay na sila. Yes po. Nung una, never talaga naging supportive yung tatay ko sa pag-aart. Kahit hindi sa pagpapasexy, basta sa pag-aartista. Kasi ang gusto niya mangyari, mag-aaral ako. Buong family ko, hindi sila naging supportive. Nakatanggap ako ng hindi magagandang komento galing sa kanila, lalo na sa tatay ko. Pero syempre, hindi natin masisi. Father's love, lalo na babae ako. Pero lumilipas yung araw, yung panahon, naiintindihan niya kasi artista din siya. Okay. Thank you, AJ. My next question is for the girls ulit. Unahin natin ulit si AJ. Ano yung sa tingin mo, AJ, yung parang worst na scandal na pwede mangyari sa'yo na parang hindi ka na makakaharap sa mga tao? Ay, wait lang po daw, sabi ni AJ. Okay. Nawala. Hello po. Yan yung question. Ah, okay. Sabi ko, yung iskandalo na pwedeng mangyari sa'yo na parang hindi ka na makakaharap sa mga tao. Scandal? Pinaka-worst? Marami naman na akong na-experience na scandal. Pero ang pinaka-ayoko magkaroon na scandal is sex scandal. Hindi na talaga ako makakaharap sa tao nun. Okay. Okay. Balik natin. Si, ano naman? Si, Angela. Siguro ako, any form of scandal, kaya ko naman tanggapin eh. Ginawa ko yun eh. Ako yung nandun eh. So, kaya ko siyang tanggapin. Kaya kong mag-heal. But it will take time. Kaya ko naman humarap sa tao. Pero, I guarantee you it will take time talaga. Okay. So, any scandal. Si Ayanna. Wala akong maiisip na. Wala akong maiisip. Any scandal. Na pinakamalala. Parang feeling ko kahit ano din, kahit anong scandal, basta walang permission ko, yun. Yung parang nagulat ako, hindi ko alam ganun pala. So, ayun. Hindi ko kaya humarap kapag wala talaga permission. Okay. Jamilla. Ako yung siguro hindi ko kaya yung humarap kapag yung yun din, sex scandal. Opo, kasi may conservative po talaga yung family ko sa totoong buhay. So hindi ko talaga kaya. Kasi ngayon yung mga ginagawa ko ng mga sexy scenes dito, yung mga love scenes. Alam naman talaga ng mga tao na hindi naman talaga siya totoo in real life, eh, 'di ba? So, we're just acting here. Pero kung sa totohanan na talaga, parang medyo mabigat sa loob 'yun. So, hindi ko carry. Yun. Thank you. Okay, thank you, Jamilla. Okay, last but not the least, si Cindy. May mind anything na ano po? Nakahubad ako. Kasi yun nga lang mga love scenes na fake na nakadamit ako. You know, wala po talaga akong ever love scene na nakahubad talaga ako. Never ako pumayag with that. So nakakatakot. Kahit mag-picture lang po siguro ako na naked tapos mailabas. Hindi ko kaya. Kasi to me talaga dapat talaga. To me, that's a respect talaga eh. Kaya nga tayo nakadamit, di ba? Ayoko din mabastos yung ibang tao sa how they see me, kahit naman hindi basta siguro, you know, lahat naman tayo naghuhubad. But, syempre, lahat nire-respeto ko. I don't want me
I don't want them to see me na naked po. Yun, sana wala po talagang ganong mangyari. So, I don't even, ano din, take na, you know, yung selfie na nakahubad kasi natatakot po ako mawala yung phone ko. Siyempre, nire-reserve ko po yun, di ba, sa pagiging aking future husband. Kasi yun lang naman, di ba, yung maibibigay ko sa kanya. Because bilang artista, you know, everything about you is, you know, is in public right now. So, what do you give him, you know? So, sana yun na lang. Yun na lang makakita. So, yun. Okay. So, ibig sabihin, darating ka sa point na, no, pwede kang magdemanda kapag may lumabas na mga deep fake na pictures mo na nude. Ay, hindi ko po actually yung oras ko magdemanda kasi mahirap po yan lalo na dito sa Pilipinas. Okay. Alam naman natin kapag edited po eh. So, bahala na lang sila kung maniwala po silang ako yon. But to me, I know myself, I never did, you know, a naked, you know, scene or never took a photo of myself na hubad. At sana walang makakuha po sa akin na hindi ko nalalaman na nakahubad po ako. I really, really take care of myself na hindi, tuwing nagbibihis po ako, may kasama po akong, you know, kakilala ko or PA ko po na pwede po talagang, alam mo, mag-protect po sa akin. Yun. Okay. Thank you. Ingat ka sa mga hidden cameras. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. That was Sir Eugene Askis of People's Journal and Z News PH. Up next, we